Kuya. So yan mga kakilay. Life is short. Live your life to the fullest. Malulutuin na natin yung mga... Yes, sinigang. Common na concern ng ibang mga mountaineers. Karamihan sa bundok dito sa Pilipinas. Merong entrance fee, camping fee, campsite fee. Ito na yung rappelling part. Ready ka na? Sa oras. Start kami ng 8:35. Tara kayo, pilot. Start na kami ng hike, guys. Medyo gabi na. Anong oras na, Bishop? Ano na, 8:36. 8:36. Medyo tinanghali kami ng ahon. Night trek to. Ito yung guide namin. Kuya, ano nga po ulit pangalan mo? Kuya Felix. Dito na kami sa campsite. 3 kilometers. That's 1 hour and 37 minutes. Ayan. Isa lang kami dito. Kami lang daw. Ibang grupo nandun sa taas. Lang. Dito na kami sa campsite, guys. Kami lang yung nagka-camp kasi nandun pala sa new trail yung mga ibang nagka-camping. Nag-overnight. Dito sa old trail, kami lang yung nag-overnight ngayon. Ayan, guys. Sineset-up niya na po ang kanyang bagong biling cook set at panluto. Ayan, guys. Oh, kita niya. Kami po ay magpapainit ng tubig para dito sa cup noodles. Magluluto tayo ng noodles. Gabi na. 10:47 na. Hindi naman masyadong malamig dito. Oo. Kaya ano, kailangan lang namin ng may lalamin sa sitin. Next time, ang mga lulutuin na natin yung pangmalakas. Yes, sinigang. Chicken cordon bleu. Lasagna. Lechon. Mga ganyan. Ngayon, ano man, pakulo lang. Hello mga kakilay. It's 11:45. Nakapag-pitch na kami ng tent, then nakapagluto na rin kami ng noodles. Ready to sleep na kami. Yes. So, maaga na lang kami gigisik. Habang kumakain kami, napag-usapan namin, hike tayo sa Batulao. Tapos yun, bigla na lang kaming nag-pack, tapos diretso. Tapos, punta kami ng Pitex. Ito na kami ngayon sa Pitex. It's 3:19 PM. Sana umabot kami sa sunset. Pagdating natin sa Pitex, yung nasakyan namin na bus papuntang Nasugbu, dadaan pala ng Naik. Sa Batulao. Naku. Ang daan ito ay kaibiyang eh. Mapapalayo kayo eh pag dito. So sabi nung konduktor, sobrang layo daw nun. Tapos mapapatagal kami. Kaya bumaba kami sa SM Bacoor. Tapos sumakay pa ulit kami ng bus papuntang Tagaytay. Tapos sa Tagaytay, sumakay kami ng bus papuntang Nasugbu. So good night, guys. Sa bukas, kita-kita tayo. Bye! Good night! Naririnig niyo ba yung tuko, guys? Ayan, wala na. Good morning! Good morning! Kumusta tulog mo? Kagising lang namin. 6:43 na. Magsa 7 o'clock na. Medyo late kami nagising kasi inabot kami ng ulan kagabi. Pumasok sa tent. Amen. Coffee tayo, guys. Para special ang ating breakfast, lalagyan natin ng kamatis.
Tapos, corn beef. Luto na kami ng sinaing. Ayan. Tapos, coffee. Hi guys, ito yung menu namin for breakfast. Kamatis, corned beef, just ano to? Kanin. First time namin magluto sa bundok. Dito na kami nagluto sa kubo kasi umuulan. Next time, mas mahirap na luto. Chicken cordon bleu. Lechon. Medyo maulan guys. Kagabi pa kami inuulan. Tapos mafag. Kaya hindi kami makapagluto ng mga. Paalis na kami ng campsite, guys. Medyo na late kami, 8:56 na. Doon kami dadaan sa new trail pabalik. Para... Ita-traverse kami. Traverse. Dito sa camping site, may bayad na 50 pesos per head sa camping site. Ayos dun kasi may masisilungan kayo pagka umuulan. Kagabi sobrang lakas ng ulan, buti may kubo. Doon muna kami nagpatila. Tapos binaha yung tent namin. Buti may emergency blanket kami. Good for beginners. Tsaka very accessible from Manila. Isang bus ride lang. From Manila. Yan. Tapos, maganda naman yung view sa taas. Yun nga lang, ngayon medyo mafag. Kaya wala kaming makikitang clearing siguro. Pero hopefully pagdating namin dun sa peak, dun, mag-clear. So medyo umaangat na kami. Although good for beginner itong mountain, pero syempre kailangan pa rin ng konting preparation at ingat kasi lalo ngayon maulan, madulas yung mga trail tsaka maputik, so kailangan ano pa din, concentrate and ingat. At isa to sa mga bundok na recommended pag new sa hiking. Nung bago ako sa hiking, isa to sa mga unang pinatry sa amin. Bundok sa Batangas. Nasugbu Batangas lang. And medyo may mga matataas na part. Kaya dapat okay yung footwear and medyo may exercise din konti. Kasi natin kaya balik na tayo. Kaya iniiyok ako dahil. Kasi takot ako sa heights. Ito po si Jess. Mountaineer yan pero takot sa heights. Pero kinoconquer niya yun. Fear niya. Yan guys, so ang taas yan. Kinapang ko siya. Sige, go. Naluluhula ako. Ayoko titaga. Yun nga lang yung isang issue dito sa bundok na madalas makikita niya sa mga mountaineering page. Maraming bayarin. 140. Tapos sa camping, 50 per person pag overnight.
Tapos, yun lang ba yung isa na lang babayaran ngayon, kuya? Opo, tapos isang 30. Ah, dito? Dito po sa nilampasan na rin natin, wala na po yun. Ah, meron pa palang isang bayad, 30 pesos. So, basta, yung... mag-aalat daw ng 200 pesos. Oo. Alat kayo ng 200 pesos. Pero guys, yung sa campsite na 50 pesos, sulit siya. Kasi, may dalawang kubo kayong masisilungan ba? Pag bigla ang umulan, malaking tulong siya. Diba? Oo. Kasama na po over me, 220 lang. Ah, 220 overnight na yan. So, yun ang mga babayaran nyo. So, yun yung isa sa mga nababasa kong common na concern ng ibang mga mountaineers sa mga bundok. Karamihan sa bundok dito sa Pilipinas. Merong entrance fee, camping fee, campsite fee, mga ganyan. Supposedly, di ba dapat yung nature, lalo na yung bundok, is free to enjoy para sa lahat. Just take your time. Galing. Ayan guys, medyo challenging din tong pag-akit ng Batulao kasi may mga matatarik talaga na part lalo dito sa malapit na sa peak. Ayan. So konting ingat lang kahit na good for beginners to, dapat talaga may preparation and ingat. Madali ang Batulao. Freedom! Bebe, ingat ah. Freedom! Kamusta po? So far? Sarap, ang sarap sa puso. Nararamdaman mo yung tibok ng puso mo. Para sa mahal mo, para sa nature. Eh yung lalim, yung heights. Yung lalim, mapapatibok talaga niya yung puso niya. Hindi lang kita ngayon sa camera, pero pag nandun na kayo mismo sa experience. Wala kasing clearing. Luluhod ka. Kung gusto nyong ma-feel na buhay kayo, magtakbo kayo dyan. If you want to feel alive. Takbuhin niya yan. Pero kaya tatalon. Kaya mo yan? Huwag kayong tatalon. Kaya mo yan pababa? Hindi ko yan kayong takbuhin, no? Hindi nang... Oo. Ganyan yung sa cross country na yung bababa doon. Ganyan. Mas matarik yan. Pero... Hindi, ganyan din yun. Kasi ganun ako makikita. Ganun ako nun, no? Pababa akong ganun, no? Nakaya mo pala yung cross country, eh. Tapos yan. Malala yan! Oh, yes! Hindi, ako mas malala. Tingnan mo, parang nakaangat na yung kabilang bundok. Ayun yung summit, nasa kabila pa. Parang ba't ganito yung Batulao ngayon? Parang horror movie. Nakatagaw sa fog. Ilang taon na po yung lubid na yan? Baka luma na rin yung lubid na yan, kuya. Ito na yung rappelling part. Hindi po, diretso nyo lang kapit yan. Kaya ako lang matindi. Makita yun naman ako. Ibandaan. Ay, salamat po. Dito na kami sa peak. Kaya lang guys, walang clearings. Pero okay naman kasi ang lamig tsaka ako gusto ko rin talaga yung fog. Nag-i-enjoy ako sa fog. Yun, marirecommend namin to guys yung Mount Batulao kung hindi pa kayo nakaakyat dito. Good for beginner siya. Pero syempre, kahit na for beginner siya, kailangan niya pa rin ng
preparation at saka konting ingat. Tsaka be ready sa kung ano man ang mangyayari kung biglang umulan or ano. Dapat ready yung mga gamit nyo. So anong masasabi mo sa trail ng old trail? Yung old trail, naakit ko kasi yun matagal na, siguro mga 7-8 years ago. So ngayon lang ulit ako nakabalik. Tapos, kaya hindi ko pa na-try yung new trail. Doon kami bababa. So anong masasabi mo sa old trail? Anong trail? Mahirap ba? Medium sa'yo? Ganun pa din. Sa akin guys, hard. Kasi takot ako sa heights. Kuya! Buko for 70 pesos. Meron din doon halo-halo. Naghihintay po ng clearing. Baga dahil kung dalang yelo ngayon. Walang clearing. Pasilpot-silpot. So yun mga kakilay, pababa na kami. Dito kami sa new trail. Ito na kami sa kakatapos lang namin magpahinga dun sa peak. Tapos nagbuko kami. Nihintay sana namin yung clearing guys. Kaya lang nawala na rin kami ng pata. Tapos, pakilala mo si Kuya Felix at ang number niya. Felix! Ano pong number niyo? 0975-4479-784. Ayun. Ipa-flash ko rin dito guys. Pa-flash na lang namin yung number niya. Pag aakyat kayo dito, kontakin nyo lang si Kuya Felix. Sobrang bait. Oh, grabe. At aalagaan kayo ni Kuya Felix. Ingat. Kuya, paano ka nakababa? Ito po yung technique niya, paupo. Pag matarik. Kasi natatakot siya sa matataas na place. Kahit ang hirap-hirap gawin, mag-hiking, umakit ng bundok. Pero pag nakikita yun na yung tanawin, parang baliwala lahat ng pagod. Nakakaano talaga siya, relax. Parang yes. Pag may pinagdadaanan ka. Nature pag, therapy. Parang alam mo yun, pag malungkot ka, kapag na-atake ka ng anxiety, pag nade-depress ka, akit ka lang ng bundok. Tinan nyo guys, ikot kayo web. Ikot kayo guys, tinan nyo naman kung gano'n kaganda dito sa Batulao. Diba? Grabe, nakakaiyak. Lalo kung solo nyo yung trail. Yes. Tapos maririnig mo lang yung mga birds. Oo. Sound ng nature. Ganun. Nakaka-relax talaga siya. Sounds ng kalabaw. Kalabaw ba ka ba? Kalabaw yan. Ay, kalabaw. Mag-hay ka sa kalabaw man. Paano ba yung moo? Sana nga daman na lang kinakain ng mga tao. Hello, hello. Kalabaw. Uy! Kalabaw. Takaw mo naman. Hindi ba siya mahuhulog dyan, kuya? Hindi. Alam niya yan. Yan ang kanyang natural environment. Masyarte nyo naman. Ang ganda ng view niya habang nakain. Matatapos na namin yung new trail. Ano lang siya, mas madali. Kalimutan muna ang trabaho. Kalimutan muna ang responsibilidad. At enjoyin ang nature. Yes. Dito lang po sa Mount Batulao. Nasugbu. Sobrang accessible sa Metro Manila. Isang bus ride lang. Ah, diretso! Dito na kami sa jump off ulit. Tapos na.
Thank you, God, and thank you, nature. Thank you, universe, for safe hike and enjoyable hike. Na-enjoy namin yung weekend kahit random trip. Yes. Yun nga, sabi namin kanina, bigla na lang kaming nagising nung Sabado. Tapos habang nagla-lunch kami, sabi na, hindi na tayo naarawan. Puro na lang tayo treadmill. Tara, hike tayo. Tapos siya naman, sabi, tara, sige, pack. Tara, Batulao. Tapos, pagdating doon sa old trail, gapang ako. Alang sa loob, magyayaan ng Batulao, pero gumagapang. Liligo na kami, guys. Ang bayad sa ligo ay 25 pesos per timba. Dito na kami tricycle, guys. From Batulao to Evercrest. Magkano pa sa? 120. Per ride. Ayan, pag sumay kayo ng bus, mga kakilay, dito kayo bababa sa Evercrest. Or pwede nyong sabihin sa bus na Batulao. O kaya Kalaruega. O kaya sa going to Kalaruega. Ito. Tapos, sasakay kayo ng tricycle papunta sa jump off ng Batulao. Yun ay mga 5 minutes ride. Tapos 120 yung pamasahe. So yun, mga kakilay. For more travel and adventures, please subscribe to our YouTube channel or like and follow our Facebook page. Every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.